Nangyayari lang po ng nangyari po sa Compostela Valley. Marami rin pong nagsabi na hindi rin daw po tama yung ginawa ng mga ano ng mga kapatid natin na nasalanta ng Pablo. Na kinuha na lang po o kinumpiska yung ano yung mga sako ng bigas para lang makakain. Dahil yung binibigay po sa kanila na bigas ay sira na po. Nagkakasakit po sila, nagkakadayariya na po. Yun na lang po yung ano yung tangi po nilang magagawa. Agawin po yung bigas para lang makakain. Naku, titingnan natin, isang banda ay justified naman. Pero marami po sa atin nagsasabi na hindi po. Hindi po nagagawa ng current na education system, lalo na po ng state universities, na paglingkuran yung sambayanan, yung mga taong nagpupondo para mapatuloy ang gisaling yan, o yung mga taong, yung mga anak nila, sila yung lumikha ng gusali na to at ng iba pa mga state universities and colleges, pero yung mga anak nila hindi nila kayang pag-aralin. Huwag po nating tingnan na edukasyon lang po yung pinagkakait sa atin ng lipunang ito. Magkakaugnay po yan. Itong mga pang-ekonomiya mga rason na to, katulad nga ng kawalan ng lupa, kawalan ng sahod ng mga manggagawa at magsasaka, ilan lang po yan dun sa mga fundamental na problema ng ating lipunan. At dahil po dito sa mga problemang ito, tinutulak po niya yung kanyang mga mamayan upang gumawa ng mga socially unacceptable na mga bagay katulad nga ng pagkumpiska ng bigas, katulad ng pagpapatiwakal. Dalawa lang po yung gagawin natin sa mga panahon ng desperasyon. Una, ang malungkot, manlumo, at sumuko na lamang. Pangalawa, nandito po yung paglaban. Maasahan po ba ng mamamayan na titindig ang Universidad ng Pilipinas kasama ng mga ibang kabataan na ayaw na po natin ang ganitong sistema panlipunan? Maasahan po ba natin yun? Maasahan po ba natin o nanaisin po ba natin na bukas makalawa meron na naman po magpapatiwakal? Hindi po natin tatanggapin yun. Itong lipunan na ito, ito si Noynoy Aquino sa kanyang patakaran na Arthur, ngayon po nilalagay na po sa PUP sa susunod na semestre magkakaroon na rin po sila ng sarili ng estifat. Gusto po ba ng ano lang gusto ng gobyerno to na magpatiwakal pa yung mga taong 12 pesos per unit na lamang yung kayang bayaran? Marami pa po dyan yung hindi kayang magbayad ng 12 pesos per unit. Paano pa po yung mga nandito sa UP Diliman na kahit paano medyo welo? Gugustuhin pa po ba natin yung ganun? Kakalimutan na lang po ba natin yung ating responsibilidad na magbalik po dun sa mga tao na nangangailangan po talaga sa atin? Tapos kaya po nilang pondohan ng malaki itong conditional cash transfers. Kaya po nilang pondohan ng malaki itong public-private partnerships na ginagamit na rason para bawasan po yung subsidyo sa edukasyon. Kaya po nilang magbigay ng napalaking pork barrel para doon sa mga kongresista at mga senador na iluluklok na naman natin sa darating na Mayo. Pero sabihin po nila, hindi po natin kaya magbigay ng ano ng libreng edukasyon. Napakalaking kahukagan po nang ganyang sinasabi ng ating gobyerno. Kung kaya, inaasahan po namin na ang mamayan at ang komunidad ng UP ay titindig sa ganitong isyong panlipunan at pagtatakwil ng gobyernong ito sa kanyang mamayan. Muli po, nagpapasalamat po ang mga organisasyon, mga nagtaguyod ng programa nito sa mga taong pumunta po ngayon upang makadalamhati sa ating kapatid na namayapa. Pero bukas po, tandaan po natin sinabi ni RJ Tessa kanina, ngayon maaaring maglumo tayo, maaaring umiyak tayo, pero bukas, ano pong gagawin natin? Ganito pa rin po ba? Hindi po sasapat yun. Tanging sa paglaban lamang po, makakamit ang mga litimong demokratikong karapatan ng mga tao, hindi lang ng mga mamamayan na
mga estudyante. Tanging sa paglaban lamang po at paglikha ng mas makatarungang sistema ng lipunan, makakamit ang mga karapatang ito. Maraming salamat po. Yan, maraming salamat.